Panginoon, maraming salamat po. Sabi po ni Bishop, kanina nabanggit ni Bishop, ako po ang unang paring na ordinahan sa parokyang ito. Pero sigurado akong hindi ako ang huli. Naniniwala ako na sa mga susunod na panahon, muling magsisilang ang munting parokya na ito ng mga bagong pari na maglilingkod sa simbahan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Diyos at ang bawat isa. Sa kabila ng agam-agam at takot ng ilan dahil sa COVID-19, mas higit at mas malakas ang biyaya ng Diyos para ipagdiwang natin ang napakatanging biyayang ito sa ordinasyon ng pagkapari kay Reverend Ansley. Harinawa ang pagdiriwang na ito ay makaakit pa sa maraming mga kabataang lalaki sa pagtugon sa pagtawag ng Diyos sa pagpapari. Hari nga ay may sumunod pa kay Reverend Ansley sa pagpasok sa seminaryo sa parokyang ito. Bukas ang ating seminaryo, Our Lady of the Pillar Seminary sa Buhay na Tubig sa Imus, sa pagbibigay ng entrance exam at interview sa mga kabataang lalaki na nais pumasok sa seminaryo. Makipag-ugnay lamang sa inyong kura paroko. At ang isa pa hong magandang balita, gusto kong banggitin sa inyo, 28 na ang tanggap na papasok sa seminaryo sa June. 28. Ang tema po ng ating pagninilay, patay na rin sa mga pagbasa, ang pari, hinirang na lingkod ng Diyos para magpatotoo kay Jesus ang tunay na ilaw. Tinanong ko si Reverend Ansley tungkol doon sa picture na nakalagay sa unahan, si St. John the Baptist yun. Si St. John the Baptist, ang witness, ang tagapagpatotoo sa ating Panginoong Jesus. Ang bukasyon sa pagpapari ay handog ng Diyos. Vocation is a gift. Magandang makita natin ito. Hindi po nagpresenta si Reverend Ansley basta para magpari. The initiative comes from God. Narinig niya ang tawag sa kanya ng Diyos. At ngayon, sa araw na ito, March 12, 2020, pinatatakan ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ng seal ang pagtawag na ito sa paghirang niya sa iyo bilang pari. Ito yung sacramental ordination na nagaganap ngayon. Siguro ho, para sa mga taga rito sa parokya, first time ninyong makakita ng ordination. O, natango kayo, ano ho? First time ninyong makakita kung paano ginagawa ang pari. Kaya ito'y tanging biyaya para sa inyo. At sana makaakit sa maraming mga kabataan, maging sa inyong mga magulang. Sana po, pag nagsabi ang inyong anak, Nay, gusto ko po magpari. Sige anak, suportado kita. Hinirang ka ng Diyos, hindi dahil sa iyong talino at mga talento. Hinirang ka ng Diyos dahil sa habag niya sa iyo. Panatilihin mo sa iyong kamalayan, in your consciousness, at araw-araw na pamumuhay in your daily life, na ikaw ay nagpari hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ikaw ay nagpari hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Bilang pari, Reverend Ansley, uunahin mo palagi na pagmalasakitan ang pangangailangan ng mga mananampalataya ng mga tao na iyong pinaglilingkuran higit pa sa iyong personal na mga lakad at mga gawain. The priest is not a priest for himself. He is a priest for you para sa sambayanan. Una, ipagdiwang mo palagi ang banal na misa na taimtim sa iyong puso at may kamalayan na ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba ng sambayanan. The highest form of worship. Huwag mo dadali-daliin ang pagmimisa. The sacrifice of the Holy Eucharist should deepen
your sense of sacrifice for God and for His people. Kapag ang pari ay madasalin, simple ang kanyang mga pangangailangan, simple ang kanyang lifestyle, hindi siya materialistic. Pero pag ang pari ay hindi na tuong nagdadasal o nakakaligtaan ng prayer life, nagiging materialistic ang pari. Kahit kung minsan sa pag-homily, binabanggit ay pera na hindi naman dapat banggitin ang tungkol sa pera sa homily, kundi ang ipaliwanag ay salita ng Diyos, ang binasa. Pag ang pari ay madasalin, kaya niyang paglabanan ang tukso at kasalanan laban sa kalinisan. Purity of life, life of chastity. Napakaraming tukso ngayon sa panahong ito. Isang click mo lang sa computer, isang click mo lang sa iyong cellphone, nandiyan na ang pornography. Nandiyan na kung ano-anong malalaswa na makikita. Kahit ng pari, pwede itong maging tukso, hindi lamang ng mga laiko. Ang pari, kapag hindi tapat sa pananalangin, namimili ng assignment, ng destino na gusto niya, na hindi naman dapat ganon ang buhay natin bilang pari. Kung saan ka i-assign, doon ka pumunta, hindi ikaw ang pipili. Tayong mga pari, ang tinitingnan ng mga mananampalataya na modelo sa buhay kabanalan. Modelo tayo sa pagdarasal, prayer life. Tayo ang tinitingnan ng mga tao sa malalim na pagpapahalaga sa mga sakramento. Kaya sabi ko sa iyo kanina, ipagdiwang ang banal na misa palagi, isa puso, may debosyon, huwag dali-daliin. Modelo tayo sa magandang pag-uugali. Inaasahan ng mga tao, mabait ang pari, hindi masungit. Inaasahan ng mga tao na ang pari, magandang ugali. Inaasahan ng mga tao, tayo maunawain sa kanilang mga pagkukulang o kahinaan. Kaya, ang pari, hindi dapat nagmumura ng basta-basta na lang. Kasi ang mga tao, lumalayo lalo sa Diyos at sa simbahan kapag napapahiya sa pagmumura ng pari. Huwag ganun. Kaya hindi madaling magiging pari, lalo na sa panahong ito. Minamahal na mga kapatid, ito po ang totoo. Pagdasal nyo kami, no? Hindi madali ang magpakabuti at magpakabanal na pari, sapagkat napakabigat ng witnessing na hinihingi ng Diyos sa amin. Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. Pwedeng sabihan tayo ng mga tao, puro ka dada, hindi naman makita sa iyo ang magandang halimbawa. Bakit? Sapagkat kulang sa pagpapatotoo, kulang sa witnessing. Dalawang bagay ang pwedeng maging epekto ng ating pagkapari sa sambayanan. Una, at ito ang positibo na epekto ng isang pari. Kapag tayo namuhay na may kabanalan, kapag tayo naging tapat sa ating sinumpaang mga pangako sa Diyos, kapag tayo ay naging tunay na maging madasalin, mapagmalasakit sa sambayanan, tayo ay nagiging tagapagpatotoo sa sambayanan. Kapag ang isang pari ay namuhay na hindi ayon sa kanyang pagkapari, may masamang pag-uugali, lagi nila ang galit, tumasungit, naging materialistic at namuhay na kung ano-anong bisyo, anong resulta sa sambayanan? Skandalo sa sambayanan ng pari. Lumalayo ang mga tao sa Diyos. Bakit? Hindi magandang halimbawa ang pari. Umasa ka sa Diyos. Sa Diyos, hanapin mo ang kaligayahan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka.